Hi guys, ito na nga yung ating inverter na welding machine na na-repair kagabi. So, ngayon na ready for testing na siya. So, ang pinalitan natin dito itong filter capacitor, bridge rectifier, saka yung exhaust pa niya guys, saka yung power switch. So winiring na natin, tapos sa madaling salita, ready for testing na to guys. At ito nga, dapat meron siyang at least mga 70 volts DC above sa kanyang pag sinukatan natin siya ng voltahe, dapat may masuka tayo dito guys na at least mga 70 pataas volts DC. Ibig sabihin, pwede na natin i-fire ang ating welding machine kapag meron output na DC. So, at additional lang guys, sa may mga ganitong silicone. Kung makakakita kayo ng ganyan sa pagitan ng mga malalaking capacitor para talagang secure siya, hindi siya kumbaga gumalaw kapag nag-welding na tayo. Saka huwag natin kalimutan yung earth niya, yung ground, ayun, kulay green. Kailangan naka-fix yan sa body kasi yung mga sobrang boltahe mula sa ating power supply sa ating 220, minsan sumusobra yan ng magiging 230, 235, minsan tumataas pa. So yung excess voltage na napupunta rin sa ground. So safety ng ating machine. So mapapansin nyo kahit saan naman, sa washing machine, sa mga amplifier, sa TV, may mga grounding system sila. So protection yun sa unit. Tsaka nga pala yung pagpalit natin ng exhaust pan ito, kailangan yung pinakang init niya is palabas yung flow ng exhaust pan. Exhaust pan dito, kailangan mailabas niya yung init. Minsan kasi nagkabit ako minsan, paloob pala yung ano, kaya binago ko siya, kailangan palabas. So yun lang guys, tip pag nag-install ng exhaust pan. At ito, isasaksak na natin siya. Titingnan natin kung meron siyang DC output. Power, i-plug na natin guys sa ating outlet. Try natin i-power. Ayan guys, pumitik na yung relay. Gumana na rin yung exhaust pa natin, mapapansin nyo. Ngayon, susukatan natin siya ng output dito sa guys, kailangan masukatan natin siya ng auto. Pasensya na sa camera dahil magulo, magulong video. Medyo kailangan dito guys, makakuha tayo ng 70 volts pataas. Gamitan natin siya ng multimeter. Ito guys, test natin siya ng volts DC. Let's see what happens.
guys, maliit lang, kaya medyo masalimuot. Kaya na sukatan na siya natin dito ng DC. Dapat paglalabas siya ng DC output. So yan guys, meron siyang 74.9 volts. So okay ito. Sabihin na pwede na natin testingin ito bukas ng actual na welding rod, dahil meron na siyang DC out. So ito pala yung inverter na wala siyang hindi siya, wala siyang display na digital, meron lang siyang potentiometer hanggang 165 amps lang siya guys. Pero malakas na to, kaya na niyang ayon sa kanyang pinakang data. Makita niya yung data niya, kaya niyang humilang ng hanggang 4 mili 4 mm ayan guys. Kaya lang pag 4 mili na yung ginamit nating taba ng welding rod niya, yung efficiency na guys is 45% na lang. 45%. So maganda lang pala ang 100% efficiency pala niya, 3.2. Ayan, 3.2, 2.5. Yan ang mga magagandang 100% ang efficiency niya kapag yung mga size ng welding rod na yung ginamit natin. So hindi naman natin kailangan yung 4 mili na yun, pambahay-bahay lang naman. So pwede na yung 2.5. So sa 2.5 pwede na 80 amps, 100% siya. Pwede na siya kung 1.6 ang ating welding rod, 40 amps pwede na. 40 amps lang ang setting natin, dahil nga wala siyang digital display, kaya nilagyan ng manufacturer ng ganitong data sheet para yung mga user, yung mga gagamit ng welding, hindi maligaw. Meron siyang basihan. So lumang modelo siya guys, eh kaya ano ba, StarTech. Star Micro 205. Sabi niya eh saan ba gawa ito guys, hindi ko nakalagay lang dito. Deka eh, Deka SPA RSF Italy, hindi nakalagay kung made in Italy o made kung saan, basta Italy lang ang nakalagay guys. Pero bukas ipapair natin siya, i-actual natin ng welding kung wala bang bibigay sa kanyang sa ating kinabit na pyesa. So bukas abangan nyo guys na i-actual natin siya, kahit mga ilang minutes lang. So sana may natutunan kayo dito sa video na ito. At salamat po ng marami sa panonood. Paki-like na rin, paki-subscribe. At mabuhay po tayong lahat. At God bless you all.